What's up, boy? Good, good. Kumusta? Ayos lang. Oh, hirap. Tutulak eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Gusto mong kumain? Oo, ba? Dito. Wag na, gusto mong sabaw. Tara. Pilipino ka pala. Oo, tutulak. Ako si Joe. Cecilio ako. Cecilio? Oo, Cecilio. Tutulak lang ako. At kain muna tayo sa Chinese para makahigop ka ng mga init na sabaw. Mahirap na buhay dito, no? Paano para tong trolley mo? Pasok sa loob, no? Pasok sa loob. Oh, pwede naman yata dito dyan. Teka na, pinili mo na lahat? Hindi, tagdagan mo, kung bahala. Tagdagan mo, pumahiya. Sagot ko yan. Maaari hanggang mamaya mayroong pagkain. Pasensya na kayo mga kabayan kung maingay dito dahil ang daming mga tao. So, ang daming kumakain. Baka kilala niyo po si Cecilio daw po pangalan niya, taga Isabela. So 17 years na siya rito. Tapos si 3 years lang siya naging homeless dahil nawalan siya ng trabaho. So kaya ganun na nangyari sa buhay niya. Bagong Pilipino po na homeless dito sa Canada. Nakita ko siya sa labas. Sobrang lamig. So, kaya sabi ko sa kanya, kain muna kami. Tayang po, namimili siya ng pagkain niya. Kilala niya po siya. Sobrang ingay po. So, patayin ko muna to at mamaya na lang update pagkatapos namin kumain. Piliin mo lang lahat ng gusto mo kung bahala. Hindi natin naubos, take out mo mamaya para may pagkain ka pa rin. Cecilio, pwede mo ba ipaliwanag kung pwede, bakit naging, paano naging nag-umpisa yung buhay mong ganito? Buhay ka nag-umpisa ng ganito dahil sa three days ko, weekdays, weekends, free time ko,
Di siyempre, kami lang siblings ng anak ko at sa boys, asawa ko na natira sa family house namin lang in-laws ko sa brother-in-law. Then, what I did, I start moving from back to front. There's some new foreigner neighbors that we have in the area. Invited me for a can of beer. Just for you. Kwento-kwento. Hanggang sa inaabot na kami ng gabi. Buti natapos na ng mowing ng harap. Saka yung mga ilikot ko, pinalang ako. Di, mayari, na inimbita niya pa ako sa lumang bahay. Nung foreigner? Oo, foreigner. Oo. Yung kanyang katrabaho sa kanyang kamag-anak. Pamilya, di. Pamilya. Dahil kaya ang ganaan, no? Tatlo, tatlo, tatlo. Tapos, they bake a loaf of bread, eh. Oh, yeah. They grill some meat. Pagkalas, habang nakakain kami, yung naglagay ng brandy. Brandy na hard. Oh, dami, dumami lalo. Siyempre, yun. Oh. Beer na lang kami, tapos yung brandy. Sakto na, eh, yun. Pag-uwi ko sa bahay, pinagalitan ko yun ako. Misis ko na yung loss ko. So, ibig sabihin, anong taong ka nag-umpisa na maging homeless? Oh, I started homeless in 2010. Ha? 2010. 2010? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tagal na. Oo. Oh, hindi lang gawa ng source of power ko. Hindi lang nakikilala ko dyan sa downtown to dahil. Hindi sana ako nakaroon ng tumawal sa akin sa City Hall. Trabaho ko ng yard walking. A year contract ako naging yard walking sa City Hall. Pero dati nung dumating ka rito, anong trabaho na pinasok mo? Trabaho ko sa granite. Granite? Oo, pero hindi dito sa Calgary sa Chester. Work in Chester mo sa granite. Diyan, labor help. Later on, di siyempre, kahit ang lamig, naos kabigat na trabaho sa kakalitabo. Kakararapin ko lang dito sa Calgary. Anong taong ka dumating sa Canada? 2008. Oh, 2008. Ilan taong ka na ngayon? 42 years old. 42 ka na? So, yung gobyerno din, mula nung maging homeless ka, may binibigay din sa'yo, like pabahay or sa mga kailangan mo? Yeah, may na-plan ako, may nakasawa ko, may na-plan. Sa dito, personally, may na-plan ako, government o pabahay para sa mga... Yung mga low-income, mga newcomer o... Homeless before, we moved back ako, basta checking regions, keep updating. Pero until now, natanggap ka pa noon o kinatap na nila? Nasira yung contract ko, nag-ends yung contract ko sa Philippines. Tapos sa agency like Alexandria Health, nag-end yung contract ko sa Alexandria Health. Hirap ano? So, trinay na rin ang mga kamag-anak mo na i-ano ka sa, ano, sa gobyerno? So, hindi. Kasi busy sila eh. Saka, problema mo. Problema dito kasi pag problema mo eh. Pag kamag-anak, minsan hindi na nakikialam eh. Oo, pag doon ka, doon ka lumubog, sarili mo. O sarili mo iahon mo. Oo. Thank you. Hintayin natin yung iba.
So yan nga po mga kababayan ang ang story ng buhay ni Cecilio. So sana po wag natin siyang i-judge dahil lahat ng tao dito o saan mundo ay nagkakaroon ng pagsubok sa buhay. So kung matatandaan nyo, yung mga homeless na naibablog ko halos same story kay Cecilio. So kaya ang hirap. Yeah. Okay, start ka na kumain. Sir. Kain ka lang. So yan nga po mga kabayan ko, kahit man homeless sila, mayroon pa rin siyang karapatan na tumanggap ng tulong at ng respeto. Kasi may mga pagsubok silang dinadaanan sa buhay. So hindi natin dapat i-judge na kaya sila naging homeless, ng mga sinasabi nga na napabaya sa sarili, mga tamad. Hindi po ganun mga kababayan ko. Meron po silang pinagdadaanan na hindi natin alam. So kaya kailangan intindihin na lang po natin sila. At dito po sa Canada mga kababayan ko, napakahirap po talaga pag naging homeless ka rito. Dahil kahit po ang gobyerno, hindi po sila pinuforce na ipasok sa kung saan man o rehab or homeless. Dahil kahit homeless po sila, may karapatan po sila sa sarili nila. Kaya yun po, unless na pumayag sila na magpa-rehab o kung saan man nila gusto, yun po tinutulungan po ng gobyerno. Pero sa sitwasyon po ni Cecilio, nasa rehab po siya, nasa loob po siya ng rehab, nasa loob po siya ng shelter. So nagpapagamot po siya doon. So siyempre hindi po ganong kadali at kabilis na makarecover ang isang tao, dahil siyempre araw-araw niya nakikita yung mga kasama niya, kaya patuloy pa rin bumabalik kung ano yung problema niya. So yun nga po mga kababayan ko, dasal na lang para po sa ating mga kababayan na naligaw ng landas. Diyos na lang po ang bahala na umano sa kanila. Hindi po tayong tao. Tayo po ang magagawa natin ay tulungan sila at unawain. Yun po ang magagawa natin. Pero kung mag-husga tayo sa mga ginagawa nila, hindi po pwede yun mga kabayan ko. Dahil tao lang po sila, kagaya natin, na mahina, na dumadaan sa matinding pagsubok. Lahat tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. Ang iba ay nakakaligtas, ang iba ay nakakaahon dahil po sila ay ginagawa nila yung tama. Ganon din po sila. Makakaligtas din po sila sa mga pagsubok na ito. Yan po si Cecilio, baka kilala nyo. Nangangailangan po siya ng talagang tulong na sana kung sino man ang nasa gobyerno na makapanood nito, nananawagan po ko sa inyo na sana matulungan natin siya. Dito lang po siya sa Calgary. Ano ba yung shelter mo? Drop-in center sa may Calgary. Kung gusto nyo pong tumulong sa kanya, kung gusto nyo po siyang makadalaw, nasa drop-in center lang po siya. Cecilio po ang pangalan niya. Yan po. Kailangan niya ng agarang tulong na talagang maayos ang kanyang papel, maayos ang kanyang kalagayan, na maibalik siya sa normal at maibalik siya sa kanyang pamilya na maayos. Ganun po yun mga kababayan ko. Napakahirap po pagka mag-isa mong nilalabanan yung iyong pagsubok, lalo't ginadjust ka pa ng ibang tao. Napakahirap po. Kain lang tol, marami pang darating. Okay.
Betul. Sige, kain lang ng kain, ha? Wala may iya. Sa'yo pa yan. Tira lang tira. Hindi, okay lang. Huwag mo akong isipin. Isipin mo yung sarili mo para mamaya busog ka. Ako ay walang problema. Kaya lang ng kain tol. Pero si los brasileños y los no hubiera jugado, sería diferente. Anong oras ka pala pumapasok sa ano? Sa shelter pag pauwi ka na? Pag minsan na alas 8 ng gabi. O bukas pa 'yon? Bukas kasi 24 hours. O wala namang time o curfew. May curfew siya sa pag sa gabi ang pasukan doon alas 7. Sa sariling floor 'yun, sa sariling cabin. Kaso lang, pag nawi ka ng curfew, pwede ka nabutat sa ibang floor. Ba't sabi nung iba pag ano, di daw pinapasok? Anong dahilan? Oh yun, kanya. Guard sila, ganyan. Oh may mga kaso. Marami nang ang bawal doon sa loob, di ba? Intoxicated sila. Eh bago yan, ha? Yung pero okay naman yung pagkain doon sa loob. Ayos naman. Nakatagal yung tao hanggang sa bagay, tayong Pilipino kahit ano man ang kainin natin eh, makasurvive lang, di ba? Maati na rin pag walang dapat, walang arte-arte. Kasi pag maarte-arte ka, ikaw din mahihirapan, di ba? Ah, mayroon pa tayong takeaway, so para mamaya may pagkain pa si Silvio. Sayang din naman, marami pa naman. Ayan po ang ating kababayan si Silvio. So sana po may makapanood at may maawas kanya. Yan po yung laging buhay niya rito. So napakahirap. So okay si Silvio. Bye-bye. Ano man ang sabi mo? Maraming salamat po. Sana sa ulitin ulit. Lagi. Opo. Thank you. Happy Fiesta. Dito na tayo. Happy Fiesta rin. Dito opo. Na tayo. Dito na ako. Opo. Ingat palagi po, tol, ha? Oo. Ingat. Ingat. Bye-bye.